ano, so another week tayo. Ang tagal kong walang beat since busy ako kasi nag-aayos kami sa kasal. So, hindi ko pa na-update sa inyo na ikakasal ko. So, eto, meron ako ditong DIY wedding invitation na ginawa ko. So, ayan, ang team namin is Burgundy. So, ayun yung ginawa ko. Ay, sticker ko siya. Ito yung ginawa ko. Yan. Ang cute niya. Sa totoo lang. Ang super cute niya. So, eto siya sa labas. Yan. Yan sa labas. Ayan. So, paano mo siya i-open? Is yung sticker nakadikit yan. So, i-open mo siya. Ayan. Tatanda naman siya. So, ayan, may ribbon. And then, eto yung pinaka ginawa ko. Ako mismo nag-edit na to, guys. So, ang ginagamit ko dito pang edit is kung natatandaan nyo, may video ako about sa canvas. So, lalagay ko na yung lang yung link para may pakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung canvas na yun. So, eto, kung mapapansin nyo dito, ayan. Kasi nyo yan yung may parents, yung name, yung not. So, eto yung, ayan, request of the presence of your own. The honor of your presence. And then, eto yung mga principal sponsor. Tapos, ito yung mag-a-assist sa amin, and then yung mga converter, tapos yung ring bearer. So, ayan siya. So, ito. Bali, 5 pages siya. So, ginawa ko is, niribbon ko siya para yung maganda siya sa hobby. So, tapos ibalik natin siya, guys. Nasa siya siya. So, unang tingin siya. Totoo lang. So, ayan. Gumawa ako kasi alam ko naman ang napakamahal magpagawa ng invitation. So, ayun guys, balik tayo. Ang ginagamit ko pang edit dito is yung Canva. Kung yun nga, lalagay ko na lang yung link below. Hindi ko siya madi-discuss na sa mga binipapanood ko sa inyo kung paano siya. So, guys, let's get started. Unahin natin kung paano ko siya muna pina-print. So, ayun. So, hey guys, andito nga tayo ngayon sa computer shop. Ayan, mga sample souvenir kasi itong computer shop na to ay nagagawa din po sila ng mga souvenir. Ito ay sa Silang Cavite. So, kung gusto nyo malaman kung saan itong part sa Silang Cavite, PM nyo lang ako. So, yun yung mga souvenir nila, ang gaganda. Nag-print sila dito ng mga pictures, yung one by one. Ayan, nagawa din sila. Murang-mura lang dito. Tapos, mapapansin nyo, ayun, yun yung invitation piniprint na likuya. Ayan. So, ayan, nagpa-add din tayo dyan ng sticker. So, ayan yung sticker, ginagawa ni Kuya na yun ng layout. So, ang isang sheet na is 35, nasa 100 plus na siya, pieces. So, sticker, one by one lang yung size. Ayan, ginagawa na ni Kuya. So, guys, eto na. Ayan na yung pinamil natin. Ayan sa pandayan yan. Ito yung sticker. Yan, yung sticker. Ito yung kanina na piniprint ni Kuya. Ang dami niya. Nasa 100 pieces siya. One body, one size lang. And then, andito yung piniprint ko kasama nitong sticker nito. So, maganda rin yung sticker niya. Tapos, ito, ayan. Ayan yung pinaprint ko. Ito na rin pala yung kahapon na ginupit ko. Ayan, nagupit ko na siya kahapon. Yan. Ayan po kasi yung kahapon, di ko lang na-bead. So, ito yun ngayon. So, tanggalin natin siya sa loob. Hirap. Ayan. Ito pala yung price. 24 pesos siya. Ayan. 10 pieces na yan. Makapal yan. Siguro 200 MSG to. Ayan. 200 MSG siya. Makapal na siya. Ayan. Tanggalin natin. Hirap. Ayan guys. Intayin yung matanggal ko to. Ayan. Ayaw talaga matanggal. Dumikit pa. Ayan. Nadikit pa siya. Ayan. Wait lang. Ayan. Ayan. Tanggal na siya. So, ayan. Makita nyo. Maganda yung pagkakaprint kahit papano. Kahit gawa lang. Railing gawa lang. Maganda siya. Ayan yung isang buo. Ayan. Ang isang ganan ay 10 pesos ang bayad ko since sa akin na yung papel. Ito yung sticker na ko. Dumikit pa. Wait. Tanggalin natin. Ayan. Okay na. So, ayan. Set aside muna natin yung sticker. Unahin natin itong invitation na pinaprint natin. So, kakut out natin siya into 4 pieces pag ihiwalayin. Tapos natin siya i-cut out. Ayan, ganan. Ito. Yung ganan, yung kalalabasan. Ayan. Isang pahaba. Tapos, isang patayo. Nakat para maging 4 pieces siya. Tapos, ayan ang kalalabasan niya. Ayan. So, after nun, natatanggalin din natin yung mga excess nan. Tapos, ang mangyayari na, yes. Sana ba yun? Yan, ganyan. Malalo sa pagtanggal ng excess, magiging ganan na siya. Perfect square na siya.
Yan na yung ilalagay natin mismo sa loob ng invitation. So, ayan guys, intayin yung i-cut out ko to lahat para ayun, kasi ayun may tira pa ako, i-cut out ko rin yun. Pati ito i-cut out ko para maging sakto siya dun sa invitation na binili natin. So, wait nyo hanggang ma-cut out ko to. Guys, natapos ko na. Ayan, natapos na gubitin yung pinaka edges. Ayan, ganun na siya. Tapos, papansin nyo, pinag-form na rin namin siya magkakasama. Ayan. From the front, tapos yung request of your presence, yung principal sponsors, yung mga flower girls, and then yung mga apoy. So, next na gagawin natin is etong sticker. Ayan, ikakat naman natin siya. To square muna, ayan. Ikakat muna natin siya nitong square na to. Ayan. Then, ipoform natin siya ng circle. So, I'll be back again, guys. Ayan. Stay tuned. Ikakat ko na siya into square. Pero, mas maganda pa rin siguro pag kinat natin siya ng circle pa. Ayan. Pero, mas emphasize yung pinaka. Ayan. Hindi rin bantay pagkakat. Pero, okay lang yan. Ayan. Kailangan natin siya ikat muna into circle. So, ayan. Ikat na muna natin siya. Guys, na-cut out natin siya into circle. Then, tapos natin gamitin yung scissor. Nakaayos na rin sila, nakapatas. So, ayan. May ribbon na ano, pantale. Kasi ipapuncture natin siya. Kaya meron tayo ditong puncture. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon, guys, is kumuha tayo ng bawat isang part. Ayan. Naub ko. Ayan. So, ayan. Bawat isang part kukuha tayo. So, after natin kunin. Is ipapuncture natin siya dyan sa gilid dito. Ito natin siya ipapuncture. So, eto, may na-puncture na ako dito. So, ayan, lalagyan na lang natin siya ng ribbon. So, puncture na ako isa. So, ang gagawin natin is lalagyan na lang natin siya ng ribbon. So, ipapunch ko muna lahat bago ako bumili sa inyo. Then, so, ayan guys, kung papasin nyo, na-boots na natin lahat. Ayan. Butos na po siya lahat. Ayan. Butos na po siya. So, ang gagawin natin is, eto. Ayan. Magiging ganun siya. Tatalian po natin siya ng ribbon. So, ayan guys. After natin siya talian ng ribbon is, ganito naman po ang gagawin natin. Kung mapapansin niyo po is, meron po ako ditong envelope. Ayan. Itong envelope nito is, binili ko sa Pandayan Bookshop. Ayan, 71 po siya. And 10 pieces po siya. Makakapal po siya. Ayan. So, ayan. Ayan. O, ang gagawin lang po natin is, ilagay natin to dito sa loob. Ayan. Ayan. Ayan, lagay natin siya sa loob. Ayan, paglagay sa loob is, isara natin. Then, kumuha tayo ng sticker. Ayan, meron tayo isang sticker dito. Ayan, i-peel off lang natin yung sticker. Tanggal na natin yung sticker, then ilagay natin siya. So, ayan, natanggal ko na yung sticker. Ayan. 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 So, ayan, lalagay natin siya dito. Ayan, sa pinakagitna. So, ayan na po siya. Ayan. So, ano yung magiging design, ganda yung tsura. Then, ibibigay natin siya sa mga ninong. Then, dito pwede nyo lagay yung name. So, it depends on you guys. So, ayan. Kitchen tignan. So, hope you like it, guys. Kung meron pa kayong any suggestion, ayan, pwede nyo i-comment down below the comment section. Kung may mga gusto ko itanong about man hindi kayo nalinawan, pwede nyo ako i-PM, lalagay ko. Then, yung about po pala sa Canva, hindi nyo pa alam gamitin yun. Lalagay ko yung link below ng past video ko, and then pwede nyo pa panoodin. So, ayun lang guys. Thank you. So guys, ito yung total na nagastos. Cardboard paper, 24 for 10 set na siya. Times 4 kasi 4 set yung binili ko equals 96. So yung envelope is 71 for 10 pieces times 3 equals 213. Ribbon, 3 pesos for 1 yard. Tapos 5 yards ang bili ko. Times 5 equals 15. So, yung per printing, since sa akin na yung papel, 10 pesos na lang siningil. Eh, 10 sheets siya. Equals 400. So, additional yung sticker na 35 pesos. The total of 759 for 40 pieces set invitation. So, yun na yun guys. Mas nakamura tayo kaysa sa bumili tayo. Tapos, ang mahal-mahal, may shipping pa. Alam nyo naman. So,
Ayun guys, siguro i-consider nyo yung place nyo and then yung computer shop kasi may possibility mag-iba yung price.